Guys, today, may pag-uusapan tayo. Siyempre, ngayong araw na ito, gagawa tayo ng isang reaction video. Pero bago ang lahat, iinom muna ng tubig. Alam niyo mga guys, pag ito pag-uusapan natin, kailan marami tayong iniinom na tubig. You know what I'm saying? Shout muna tayo, guys. Siyempre, guys, bago magpisa, shout nga pala sa lahat ng subscribers ko dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat. We are 67,000 subscribers. You know what I'm saying? Hindi ko alam kung paano, pero salamat sa isa-isa. Pero maraming salamat po. And then, guys, syempre, ngayong araw na to, uulitin ko na lang, gagawa tayo ng isang reaction video dito sa, start recording muna tayo, guys, no? Dito ay SMNI News. So, SMNI News, subscribe po natin yan. Nakasubscribe na po ako dyan. Notification bell, click po natin at i-like po natin ang kanilang videos para meron po tayong mga informasyon na makuha, no, tungkol sa mga bagay-bagay sa bansa natin, no. Napakahalaga po nito dahil siyempre iba na rin yung may alam sa walang alam. You know what I'm saying? So pakinggan natin, gawa tayo ng isang reaction video. Sana hindi tayo makopyright. So pakinggan natin, let's do this. SMNI, truth that matters. Isang milyong pabahay o bahay planong itayo sa ilalim ng program ng pabahay ng Marcos Administration kada taon ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development. Narito ang balita ni Admar Bilando. Inanunsyo sa harap ng mga subdivision at housing developer ang plano ng Marcos Administration para sa industriya ng pabahay sa bansa. Sa ginanap na National Developers Convention ng Subdivision and Housing Developers Association o SHDA sa isang hotel sa Taguig, Miyerkules ng umaga, mismong si Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Acuzar ang nagpahayag sa plano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos bilang tugon sa tinatayang nasa 6.5 milyon na housing backlogs. Wow. Payag pa ni Secretary Acuzar, 1 milyong bahay ang target ng pamahalaan na mapatayo sa iba't ibang lugar sa bansa kada taon sa loob ng termino ni Pbbm. Sa press conference ay ipinaliwanag ni Secretary Acuzar. Totoo lang, napakalaking tulong na ito, no? Nakita niyo naman kung ano yung itsura ng pabahay, pang mayaman, di ba? Oh. Tingnan niyo, oh. Di ba? Meron pang ano, hindi ko alam kung ano to, ha, pero feeling ko simbahan or parang ganun, may plaza, 'di ba? Tapos ang luwag ng kalsada, 'di ba? Napakaganda, 'di ba? Hindi siya basta-basta, no? Parang may eskwelahan pa sa gilid ito, 'di ba? Nakikita niyo. Napakaganda proyekto nito. Nag ni Secretary Acuzar na mahigit kalahati sa tansyang bilang ng housing backlog sa bansa ay mga informal settler na pangunahing prioridad ng proyekto. Anya, sa lalong madaling panahon ay dapat na matugunan agad ang kanilang pangangailangan para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Pag tinignan niyo po yung backlog, yung 3.7 million out of 6.5, karamihan po doon informal settlers. Kung mahihirap talaga na mahirap. So, pagka gumawa ka ng pabahay, housing, no? Ang magiging problema po natin, yung iba may bahay, yung mahirap po lang bahay. So, pahirap ng pahirap, pamahal ng pamahal, yung real estate at ang construction, lalo na hindi makakabili ng bahay, yung mahihirap. Maiiwanan talaga yung mahihirap. Alam niyo po, hindi makasabay ang sweldo sa pagtaas ng materyales ng pabahay saka sa pagtaas po ng lupa. Hindi po makakasabay. Yan po naintindihan po ng gobyerno natin. Naintindihan po ni Presidente Bongbong Marcos po yan. Kaya po natasan niya po kami na gumawa ng solusyon. Paano gagawin ang problema sa pabahay? In-city housing ang target ng pamahalaan para hindi na rin mahirapan ang mga benepisyaryong informal settlers sa pagbabayad ng pabahay. Kumpara sa nakalipas na housing program, pinili ng kasalukuyang administrasyon na in-city o sa loob lang ng mga urban area, itatayo ang pabahay para mas accessible sa mga benepisyaryo sa trabaho o... Ang ganda ng ano, ganda ng lugar, oh. No, may roundabout pa, oh. Kita nyo yan. Di ba? So, pasok dito. Ganda. Sa kanilang hanap buhay at iba pa.
pagtiyak pa ng kalihim na magiging abot-kaya ang pabahay ng Marcos administration. Problema nito yung mga ano, yung mga beneficiary, 'di ba? Meron kasing mga ibang pinagkalooban. Tapos pagkatapos pinagkalooban ay binebenta sa iba. 'Di ba? Tapos yung mga tao na yon na nagbenta ng kanilang bahay na pinagkaloob sa kanila, eh ano, kumbaga ibabalik uli doon sa dati nilang tinitirahan, 'di ba? So ayun yung kadalasang problema eh, 'di ba, ng mga gantong ano, gantong bagay. You know what I'm saying? Pero hindi ko naman nilalahat, pero may mga ganun talaga, 'di ba? Pagkatapos ibigay, i-award yung bahay at lupa sa kanila, binibenta nila. Tapos yung mga tao na nagbenta, babalik doon sa dati nilang bahay. Si Secretary Acuzar na malaking pondo ang kinakailangan para makamit ang naturang hangarin ng administrasyon. Sad pa ni Acuzar na sa 1 trilyong piso ang kinakailangan para sa 1 milyong pabahay kada taon. Ibig sabihin na sa mahigit 6 na trilyong piso para sa target na backlogs na hindi kaya ng pamahalaan. Ang kaya lang anya ng pamahalaan ay nasa 36 na bilyong piso kada taon na pondo. Pero may nakikita silang posibleng solusyon na kanilang isusulong para maisakatuparan ito sa tulong ng pribadong sektor at ng mga lokal na pamahalaan. Pag kanyang 1 trilyon ang kailangan, private money. So bangko ang kailangan mo. Sila ang may ganong kalaking kaperahan. Ano po ang ginawa ng gobyerno? Humingi po ako ng interest subsidy. 36 billion a year for 1 million houses. So ang ilalabas po ng gobyerno, instead of 1 trillion, ang ilalabas lang niya, 36 billion a year. So maipaplano niya yung pondo niya. Ganun lang po kasimple. Instead of pang babayaran po ng beneficiaries ay 6% with the interest subsidy na 5%, 1% na lang po ang babayaran ng beneficiaries. Kaya po naging affordable. Pero kung 6% po yan, hindi po mababayaran yan. So sa ano pong ginamit natin? Ginamit po natin yung pondo ng gobyerno para sa interest subsidy. At kaya po umubra ang aming financial structure. Sa panayam naman ng SMNA News kay George C., ang chairman ng Subdivision and Housing Developers Association o SHDA, tiniyak nito ang kahandaan sa pagtulong sa pamahalaan sa target na makamit ang housing program ng Pbbm Administration. So yung SHEDA represents the private sector parts as well as helping government formulate policies, technologies, processes para mapadali at mapababa ang cost ng development. Ambitious project na may tuturing ni Ginoong C ang ninanais na ito ng administrasyon. Pero gaya ng Build program ng Duterte administration, tingin nito may significant na magandang epekto ang dala ng housing program ni PBBM. Well, I think we know that sa Build program, more than half was not achieved. But what was achieved is tremendous because I don't know, pag pupunta kayo ng probinsya, dati normally yung nag-i-improve na area is only a few key cities, Cebu, Iloilo, Manila. But now you go everywhere in the country, the values is increased 2 to 3 times in the last 6 years, which is both good and bad. That means nagkaroon ng pera at kayamanan sa ng mga farmers at mga owners ng lupa, no? For housing, even if we don't achieve all of it, in fact, it's ambitious because normally you target 10-20% increase a year, but this year talking about 300%. I will not say it is not achievable. It is achievable, but siguro in steps because you have to unlock the friction in each section. Samantala, idinagdag din ni Secretary Acuzar na asahan ang kaliwat ka ng mga groundbreaking ceremony sa iba't ibang lugar sa bansa para sa housing program ng Marcos administration. Para sa Pilipinas kong mahal. Ako si Admar Villando, SMNA News. Ang ganda na pagkasabi, no? Para sa Pilipinas kong mahal. Diba? Ayos. So, I think hanggang doon na lang, no? Napakaganda ang proyekto nito. At maraming matutulungan. No? Maraming Pilipino matutulungan. Itong proyekto na to, no? Kung iisipin mo, 1 million na pabahay sa 1 taon, eh marami talagang pamilyang matutulungan. Magkakaroon ng silungan. No? Magkakaroon ng formal na bahay, na tahanan, na masasabing tahanan itong proyekto na to. So sana matupad, no? Matupad o agarang mag-action
para matapos na o maibsan ang kahirapan ng mga kababayan natin sa Pilipinas, no? Lalo-lalo na ang mga mahihirap na mabigyan ng mga gantong bahay, no? You know what I'm saying? So, yun lang guys, maraming salamat. Don't forget to subscribe to my channel, comment down below, and give me a big thumbs up. Maraming salamat. Let's go.